really joking, $25,000. He lying. He joking. So dirty. National director. Katotohanan sa iskandalong bentahan ng corona ng Miss Grand International sa halagang $25,000 o 1.4 million pesos na lantad na. Ilalabas ko ang baho niya, sabihin niyo lang. I have so many dirty story about him. Okay? If you want to know, I will tell you. Yan ang matapang na buwelta ni Nawat Isara Gracie laban sa National Director ng Myanmar. Kaugna ito ng mga pasabog na pinakawalan ng National Director ng Myanmar na ibinibenta raw ni Nawat Isara Gracie ang korona ng Miss Grand International sa halagang $25,000 sa bansa na kaya itong ma-afford. Sinungaling ka, isa kang do. Buwelta pa ni Nawat Isara Gracie sa National Director ng Myanmar. So stupid. He lie everybody. Narito ang buong detalye, panoorin. Lumikha ng kontrobersya ang katatapos lamang na Miss Grand International 2024. And the second runner-up is Miss Grand Myanmar! Ito ay matapos magwala ang National Director ng Myanmar dahil sa pagkatalo ng kanilang kandidata na nakuha lamang ang second runner-up crown. Nakunan pa nga ito ng video na humahagulgol sa iyak ang kanilang kandidata. Naging usap-usapan ang National Director ng Myanmar matapos itong ilabas ang kanyang galit laban sa MGI organization dahil sa kanilang pagkatalo. Hinablot nito ang second runner-up crown sa ulo ni Miss Grand Myanmar. Puwersahan rin itong hinatak at pinunit ang sash ng kanilang kandidata at binuhat pa ito palabas ng venue. Kasunod nito, nagpakawala ito ng mga matitinding pasabog na revelasyon sa social media. Sinabi raw sa kanila ni Nawat Isara Gracie na kung mananalo raw ang kanilang kandidata sa popular vote ay sigurado daw itong makokoronahan bilang Miss Grand International 2024. Kaya sinabihan raw sila ni Nawat na siguraduhin daw nilang maipapanalo raw nila ang kanilang kandidata sa popular vote. Sa pangalawang pasabog nito, nag-offer daw ang National Director ng Indonesia na si Ivan Gunawan kay Nawat ng halagang $25,000 para si Indonesia na raw ang papanalunin ni Nawat sa popular vote. At para si Indonesia ang makoronahan bilang Miss Grand International 2024. Sa pangatlong pasabog nito, kinausap raw sila ni Nawat. Kailangan din daw nila maglabas ng pera kung gusto nilang manalo ang kanilang kandidata na si Miss Grand Myanmar. Ngunit, ayon sa National Director ng Myanmar, tumanggi raw sila sa kagustuhan na ito ni Nawat na maglabas din sila ng cash dahil iginiit nila na ipapasok na lang daw nila ang pera sa botohan na manggagaling sa app. Kaya no cash daw sila. At dahil dito, naglabas daw ng $25,000 na pera ang National Director ng Myanmar para maka-generate daw sila ng mataas na boto sa app para sa kanilang kandidatang si Myanmar. At ayon pa sa kanya, hiniram pa raw niya ang $25,000 sa kanyang mga kaibigan na ipinasok nila sa popular votes sa app para sa kanilang kandidata para mag number one si Myanmar sa popular votes, which is nag number one naman talaga si Myanmar sa lahat ng botohan ng Miss Grand International 2024. Ngunit niloko raw sila ni Nawat sa pangakong makokoronahan si Myanmar bilang Miss Grand International 2024 kapag nakuha nito ang pinakamataas na popular votes.
Kaya ito raw ang naging dahilan ng kanyang galit na nauwi sa kanyang pagwawala sa venue. Kaugnay ng kontrobersya sa issue ng bentahan ng corona sa Miss Grand International, binasag na ni Nawat Itzara Grisil ang kanyang katahimikan at matapang itong binuweltahan ng National Director ng Myanmar. Sa naging social media live naman ni Nawat, sinabi ni Nawat na nagpapatawa raw ba ito sa $25,000? Nagpapatawa raw ito at sinungaling pa raw ito. Tinawag pa ni Nawat na marumi ang National Director ng Myanmar. Well, he's joking, $25,000. He lying. He joking. So dirty, National Director. Dagdag pa ni Nawat, stupid raw ito. Napailing pa si Nawat dahil ayon sa kanya, never pa raw siya nakatagpo ng ganitong klase ng tao. Nalulungkot raw siya sa ginawa nito sa kanya. So stupid. I never found the people like this. I am so sad. Say pa ni Nawat, nalulungkot raw siya sa ipinagkalat nitong fake story. Sinira lamang daw niya ang pangalan ng kanilang bansa sa ginawa niyang ito. I am very shy and so sad about fake story from her too. He make a lot of damage for your country name. Welta pa ni Nawat sa National Director ng Myanmar, nagsisinungaling daw ito sa lahat ng tao. Marami raw siyang alam na mga bahong itinatago nito. At say pa ni Nawat, kung gusto niyo raw malaman na mga bahong itinatago ng National Director ng Myanmar, sabihin niyo lang at isisiwalat daw niya. He lie everybody. I have so many dirty story about him. Okay? If you want to know, I will tell you the true story. Say pa ni Nawat, marami daw siyang nalaman na mga baho ng National Director ng Myanmar mula kay Nini, ang dating Miss Grand International First Runner-Up mula sa Myanmar. Nagkaroon daw kasi ito ng mga masasamang experience sa kamay ng kanilang National Director. I have so many story from Nini. You know Nini? First runner up forever Grand International. She had very best experiences from her too. Samantala, ayon naman kay CJ Opiaza, sa ginanap na special talk ng Top 10 with Nawat, sinabi nito na kahit hindi daw niya nakuha ang pinaka-corona ng Miss Grand International 2024, ay masaya na rin daw siya dahil may nakuha naman din daw siya na first runner-up crown para sa kanya mga kababayang Pinoy na sumuporta sa kanya naging laban. Say pa ni CJ Opiaza, masaya din daw siya ngayon na part na siya ng Miss Grand International Organization. Miss Grand International First Runner-Up, and I am just so happy and blessed to be part of this organization right now. And